Magandang araw mga kabubuyog, HL3 Hobbies po. Welcome sa panibagong vlog. Ito ay kung paano natin nakikilala ang Reyna at ang Queen Cell sa isang colony ng Stingless Bee. Bago yan, short intro muna tayo. Ano nga ba ang queen bee sa colony ng stingless bee at ang mga trabahong ginagampanan nito sa colony? Ang queen ang pinaka-importanting individual sa isang colony. Pangunahing pangsyon nito ay para sa reproduction at pamahalaan ang organisasyon at lahat na pang-araw-araw na mga gawain sa loob ng colony gamit ang mga pheromones na lumalabas mula sa katawan nito. Mayroong tatlong uri ang mga bubuyog na bumubuo sa isang colony ng stingless bee. Ito ay ang queen, ang mga workers na puro lahat babae at ang mga drones na puro naman mga lalaki. Sa tatlong ito, madaling makikilala ang queen dahil siya ang pinakamalaki sa grupo. Samantalang ang queen cell ay ang estrukturang naglalaman ng fertilized na itlog na magiging panibagong queen o reserve queen ng colony. Ito ay yari sa cerumen na mula sa mga pinaghalong wax at resin galing sa iba't ibang uri ng mga halaman. Sa kumpol ng mga brood cells, ang mga queen cells ay kadalasang pinakamalaki at makikita ang mga ito sa gitna o kaya sa gilid na bahagi ng mga brood cells. Madalas na may tatlo o higit pa ang queen cells na makikita at nagkakasabay na mabuo sa isang colony ng stingless bee.